Hello guys, good morning. Gusto lang pong sanang i-share yung aking quarantine story. As of today, ito na po yung aking pang-siyam na araw. So mamayang umaga, Gora Bells na lola nyo, uwi na. Sa aking na-experience dito, is what the heck, Char. And then hindi madali yung mag-quarantine pala. Hindi pala madali yon. Yung mga OFW, sobrang stress. Nakakaawa. Alam niyo, dinadanas nilang para lang makauwi ng Pilipinas and makasama nila yung pamilya nila at mahal nila sa buhay. Grabe yung struggle bago sila makauwi ng bahay. Before the flight, siyempre, mag-inquire ka sa traveling agency at saka magre-research ka ano na ang protocol sa Pilipinas. Ano ang requirements na kailangan, ano ang kailangan mga app na i-download, ano yung mga QR code na kailangan. So, yung traveling agency, alam nila kung ano ang kailangan. Parang 2 weeks before my flight, sinend nung traveling agency ko yung mga link, yung mga site na kailangan kong mag-fill up, mag-register, chuchu, blah, 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 ek. Nandyan yung One Health Pass, Dash Labs, Oasis, at saka yung isa para naman pagbalik ko yun ng Europe. And then, ang sabi nila, kailangan mo mag-fill up ng mga, mag-register at mag-fill up dyan 3 days before your flight. Okay? So, hindi ko alam paano mag-fill up. Ganun-ganun ko, ano mga lalagay. Kasi minsan, ano mo yun, hindi mo alam. So, research sa YouTube. Yung mga YouTuber. So, salamat sa mga YouTuber. Kung hindi din mga lagay na dahil ng mga YouTuber. So, wala kang idea. Ah, ganun pala yung lalagay doon. Ah, ganda pala. Okay. Tapos, kasi nakailang try ako yung iba, ayaw talagang pumasok. Sabi ko, na-stress ako, ba't dito pumasok? Ano bang mali ko dito? Lahat naman tama, nilagay ko, chuchu, bla bla bla. Ganyan. So, nakapasok naman. May mga tinatanong din ako yung mga kamag-anakin kong umuwi. Mas nauna sa akin. At tapos, edo yun na nga. Naayos na yung ano, yung mga kailangan. So, alam niyo yon. Parang 5 days before my flight, napapunta dito sa Pilipinas, stress ka na talaga. Stress ka na. Tapos, may swab test ka pa before my flight. Na the day before you fly, meron kang swab testing na kailangan gawin. And then, may oras. Kasi sabi ng traveling agency, magpapaswab ka ng 10:30 a.m. Kung flight ako ng sa Sunday. So, magpapaswab test ka na Saturday, 10:30 a.m. pataas. Hindi ka pwede magpaswab ng 9 pababa, ganun, 10 pababa, hindi pwede. Okay, so hindi ka pwede, alam mo sa sarili mo, huwag ka nang lumabas, huwag ka nang pumunta kasi baka, alam mo yun, flight mo na naging bato pa, char, mahirap na, para sa siguradad. At saka takot ako kasi, alam mo yun, first time kong isinwab test, takot na takot, as in takot na takot ako. Buti na lang, yung nauna kong kamag-anak na umuwi is, binigay niya sa akin, nag-refer siya sa akin na magsuswab na mismong sa bahay ka pupuntahan and napakamura po guys. Ano yun? Ames Laboratory. Kasi dapat magpapaprenotato ako o magpapaprenotate ako sa SinLab. Kasi yun ang maraming laboratory nagkalat sa ano eh, sa Milano eh. Hindi ko lang alam sa ibang city kung ano, kung may SinLab o sa Milano. Grabe yung SinLab. 115 euro ang paswab. Sabi ko, kasi natanong ko yung mga
mga kasabayin ko, nagtatanong nga kami, ganyan, kasan ka nagpaswab, ganyan, magkano? Sabi ko, ha? As in doble? Tapos ikaw pa yung pupunta ng clinic nila o laboratory. Unlike nung Ames, ano, ikaw na yung pupuntahan, 60 euro lang. O di ba? Kalhate, halos kalhate. Ade na nga, okay. Nung Saturday, labas na din yung aking swab result, negative. Okay, flight tayo ng bukas kasi negative tayo. Tapos flight. Pagdating dito sa ano, Pilipinas, Baksak, Pampanga, Clark, Pampanga. Okay, pila-pila, ganun. Ang daming Etios Airport. Oh, nasa na yung document mo, 100 pass, Oasis, ganun. Okay, lahat merong QR code, i-scan lang naman, okay? May mga another forms na ibibigay sa'yo, okay, pakipilapan po ito kasi ito yung documents na kailangan mo kapag isusob ka na, kukunin to ng Red Cross, okay? Okay, dating dito sa hotel, pin-explain ulit, okay, ganito po, sa fifth day, isusob po kayo, at tapos 24 to 48 hours is re-release ang result. Tapos sabi ni ate, ma'am, papicturan din po nitong ganyan. Ito yung bagong protocol na kailangan meron kang validation ng iyong vaccine certificate or green pass sa kagaya naming sa Europe. Na pakipilapan po agad-agad ng pakisign in din po dyan agad-agad sa site na yan. Ganyan, pakipilapan po, pakipilapan, ganun-ganun, chuchu, bla 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 bla. Ganun. Kasi bago po mag-end ng araw na to, kailangan ma-send nyo agad yan sa OWA. Kasi baka hindi kayo ma-swab test ng 50. Siyempre, takot ka kasi pag hindi ka napilapan, hindi ka masaswab ng 5th day. So, kailangan ka pa masaswab another day, di ba? Next day, oo, hindi natin alam po. Gigil ako. Ano yun? Pasok sa room. Walang signal. Kasi ano kami, ground floor. Wala rin wifi. Hindi gumana, siguro. Sa sobrang daming nakakonek. Sabi ko, ano ba yan? Alam mo yun, nakaka-bad trip. As in, nakaka-bad trip. Eh, sabi ko naman, nasa Pilipinas talaga ako. Walang signal. Tapos, okay, tawag ako sa kapatid ko, ganun-ganun. Paloadan mo nga ako, hindi ko alam bakit ganun. Hindi ata, wala na ata akong load, ganun-ganun. Nag-balance naman ako, meron pa. Hindi daw kumakontak, hindi daw maloadan yung number ko. Sabi ko, ano ba yan? Siyempre, gigil ka. Gusto mo matapos yung kailangan mo tapusin. Kasi may deadline, alam niyo yun. Tapos sabi ko, nakakapag-chat lang ako ng messenger. Nakakonek ako, as in chat lang. Chat ako dun sa kapatid ko sa Italy. Pasa ko yung link. Sabi ko, open mo nga tong link. Isend mo sa akin kung anong ilalagay dyan sa link na yan. Paano pipil up para makita ko anong kailangan, anong mga documents na kailangan. Ganyan, okay, napasok niya. Sabi niya, kailangan ng ganito. Yung contract nyo sa trabaho at saka yung katunayan na bayad ka ng OWA, active ka ng OWA, at saka yung iyong certificate na, ayong ay iyong ano, green pass amin na sa katunayan na tapos ka ng second dose, fully vaccinated ka, okay? Attached, tak, isinad ko din sa kanya. At ang masama pa nito pala, guys, yung aking work contract, wala akong dalang documents. Siyempre, hindi ko naman alam na kailangan pala yun. Nasa Italy. Yung asawa ko, nasa trabaho. Siyempre, mag-iba na kami ng oras. Yung oras ko, is advance ako sa kanila ng 6 hours. So, dito is alas 7 na ng gabi, doon ay alauna na pa lang ng tanghali. Chat ako sa asawa ko, ayutami, ha? Tulungan mo ako, ganun. Tapos na-reach ko siya, naka-call ako, iyak na ako, sabi ko, umuwi ka, sabi ko gano'n, umuwi ka na. Kasi kailangan ko yung documents ng yung kontrata de laboro ko, ganyan, hanapin mo sa files ko, nandun naman yun, check mo yung files ko kasi mga nakasegregate naman yun.
tingnan mo yung files ng work, nandun yon. Tapos tingnan mo yung files ng Philippines, yung documents Philippines, nandun yung kailangan kong resibo. Nasa katunayan, nagbayad ako ng OWA. As in, alam mo yung iyak na iyak ako. Sabi ng asawa ko na, sabi niya, kung okay lang daw ako, ganyan-ganyan. Sabi ko, hindi ako okay kasi kailangan kong matapos to. Tapos wala nga akong signal, kaya nanggigigil ako. Tapos yung kapatid ko, sabi ko, makipag-communicate ka sa kuya mo at isesend niya sa yung documents, gano'n ikaw nang bahala. Gusto ko muna magpahinga. At as in yun sa flight ko na almost ilang oras ba yun? 12.5 hours Milan to Singapore, and then 3 hours and 40 minutes, parang nasa total of 16 Singapore to Man Clark. Walang tulog, as in wala. Ang sakit na ng ulo ko, tas ganyan pa, problema pa, ganun. Sabi ko, ha, tutulog muna ako, kaya nang bahala, ganun. Naka-idlip ako, 2 hours. Sabi ko sa kapatid ko, ano na, nagpasa na yung kuya mo? Sabi, wala pa daw. Yung asawa ko, dali-dali ding umuwi, nag-out na siya ng 4, para lang makuha yung mga documents, kasi nga alam niya kailangan ko. Okay, pinasa niya sa akin, pinasa niya kay Joanne. Ginawa ng kapatid ko, siya na nag-attach kasi hindi nga ako makapasok sa site, chat lang ako sa messenger. Sabi ko lang yun, sobrang stress. Tapos yung mga kasabay ko, sabi ni na ate at ni na kuya, bakit po ganito? May ganito po palang documents na kailangan. Is wala man lang nag-announce na ito po yung bagong documents na kailangan natin sa bago nating protocol. Eh, kasi ganun daw, hindi ba wala ba daw nagsabi sa amin, ganun. Halos lahat nga daw nang umuwi, wala daw noon. Eh, kasi nga, hindi alam. Ang hirap kasi, nagbago agad sila ng protocol without announcement. Basta bigla sila nagbaba ng protocol. As of today, October 8, ito ng ating bagong protocol, chuchu, bla bla bla, ganun. Sa lahat ng pinanood ko na video noong October 8 and October 9 na bagong release na protocol, walang nag-announce na kailangan pala i-validate mo yung vaccine pass. Tapos pupunta ka sa embassy, doon may papavalidate. Hello naman, alam naman po natin kagaya namin sa Italy na pag tumawag ka at kumuha ng appointment sa embassy, hindi natin alam kung kailan. Ang tagal kaya nila bago magbigay ng appointment kasi fully loaded. Alam niyo yun? Kaya sabi ko, what the heck? Tapos, yung, okay. Sabi, nung tapos sabi ko sa kapatid ko, okay, i-resend ko, try ko uling mag-enter doon sa site. Kung makakapasok ako, maybe madaling araw. Kasi nga, baka malakas-lakas din signal. So, nakapasok ako. In-update ko ulit, ni-resend ko, in-attach yung mga files na kailangan, chuchu, bla bla bla, ek. Ang sabi ng pagpasok namin dito sa kwarto, pag nag-send na po yung inyong nakapag-register na kayo, nag-send yun na yung mga files na kailangan, antay po kayo ng sagot na email. Kasi mag-i-email po sila kung aprobado ba o hindi. Kapag nag-email sila ng approve ka, sureness na isasub ka ng the fifth day ng pagka-quarantine mo. So, nakailang araw na? 4 na araw na, bakit ganun? Wala pa rin response o walang email, anong eksena? Tumatawag naman ako dito sa OWA, lagi daw wala, nasa airport, ganun. Siguro maraming inaasikaso, of course, maraming dumadating, maraming nire-release. Sabi ko, ano ba yan? Alam niyo yung stress ng pag-uwi, sobra, wagas na wagas. Kaya sabi ko, saan ba dapat talaga kumuha ng mag-i-inform kapag uuwi? Saan ba makikiedi, magtatanong, ganun? Kasi sabi ko, dapat pala talaga sa embassy ka magtatanong. Tumawag ka o pumunta ka. Yun nga lang, ang tanong, good luck. O may mag-entertain sa'yo doon, pagpunta mo. O may mag-response sa'yo ng matino, pagtawag mo, hindi ko alam. Ay, yun lang.
yun ang talagang miserable part. Tapos, habang nandito ako, nakastay, fourth day, okay, excited. Nung gabi, nagising ako. Kasi, swab na kinabukasan. Nagising ako ng 12 na ng gabi. Excited ako, linis-linis, inayos ko na yung mga documents na kailangan kasi swab ko kinabukasan. Sabi, bago pumasok, 10 a.m. to 12 p.m. po ang swabbing natin. Okay, tatawagan na lang po kayo o kakatukin kayo dyan kung oras nyo na. Okay. Excited, alas 3 na madaling araw, ligo na. Hindi ko alam, tuwing madaling araw ko naliligo dito, ewan ko, 3, 4, ganun. Tapos uli-uli ako, hindi na ako natulog. Lahat ng ano, double check yung mga documents na kailangan, kung napilak ba ng ayos, ganan, kung okay yung mga Dutch Labs QR code at saka yung sa Red Cross na investigation record. Yun yung kailangan pagsaswab at saka passport. Okay, nilagay ko na sa table. Ayos na. Antayin na lang tayo ng katok-katok. At sasabihin, swab na po. Bah. Dumaan yung oras. Antok na ako. 11:30 na. Walang nakatok. Walang tumatawag. Sabi ko, bah. May swabbing kayang mangyayari. O baka siguro mamayang hapon. Baka na late lang. O siguro sa daming sinusap. Ganon. Hanggang nakatulog na pala ako. Nagising ako, baligwas ako sa kama. Alauna na. Oh. No, baka nalampasan na ako ng ano nung na magsuswa, baka nakatok ako, hindi ako nagbukas ang pinto kasi antok na antok ako. Tawag ako sa UWA. Walang sumasagot. Tawag ako ng customer service. Tinatanong kong UWA, yung UWA representative kung nasaan, wala daw. Kagabi pa daw umalis, eh hindi pa daw nabalik. Akala ko ba may swab test? Bakit wala? Sabi ko, wala man lang akong contact sa mga kasabay ko o kasama ko nagko-quarantine dito. Sinisilip ako ng silip sa labas ng pinto. Tinitingin ko yung mga room number namin. Okay, try ako mag-dial dito ng mga room number. Baka yung room number, yun din yung telephone number. Okay, try ako. Tat-tat-tat. Sabi ko, oh, may sumagot. Sa itong katabi ko. Kasabay ko din galing Italy. Sabi ko, oh, tinawagan po ba kayo ng swab test? Ano pong update? Anong balita? Ah, sabi niya, wala. Sabi niya, akala ko nga ikaw na yung yung OWA. Sabi ko, hindi po. Sabi ko, ano daw pong balita? Eh, sabi niya, wala daw swabbing na mangyayari today. Eh, yung fifth day, hindi daw tuloy. Sabi ko, bakit? Eh, pang fifth day nga natin. Sabi niya, kasi hindi natin akong na-comply yung requirements. Sabi ko, ano, yung ang polo vaccine pass, hindi tayo nakapag-validate din ng ating vaccine sa embassy. Sabi ko, what the heck? Eh, di ba, nag-send naman nga tayo sa site, ganun-ganun, tapos hindi naman sila nag-response kung approve o hindi. Tapos ganun, walang swabbing na mangyayari the fifth day, so mag-aantay pa tayo sa seventh day, sabi ng katabi ko. Ganun na nga. Sabi ko, oh my God. Alam niyo yung talagang ano nang hirap ng nakakulong. As in, hindi ka lang pwedeng lumabas. Dito ka lang sa kwarto. Bintana pa. Sarado. Tama, guys. Yan yung bintana. Yan yung bintana ko. Sarado. Tapos, ang ingay, yung lahat ng ingay ng corridor, naririnig ko kasi ako ay yung parang pinakaunang room. Hindi ako makatulog. 2 hours everyday lang ang tulog ko. Ang hirap mag-adjust ng oras. Kasi galing ako ibang bansa, galing ako Italy, at bansang Pilipinas na ng 6 hours na oras. Sabi ko, struggle is real. Tapos iyak na ako kasi alam mo yun, sobrang stress. Tapos nag-expect ka ng ganun ng the fifth day mo, isusob ka na seventh day, laya na o eighth day mo. Di pala. Alam mo yun, ang sakit. First time ko nagbalikbayan after 7 years. Tapos ganito yung eksena. Kaya sabi ko,
hindi na ako babalik pag may quarantine pa ulit. Talagang matatagalan na ulit bago ako magbalik bayan. So, since parang nagsisisi ako kasi ganito yung eksenang na nangyari. Na pag-uwi ko, hindi ko na-expect. Akala ko smooth, ayos, aposto, lahat. Kasi na-comply ko naman, nagawa ko naman lahat ng requirements, ganun. Ang dami kong tinanungan, ganun, ganun nga daw. Tapos ganun. And, ayun. Masasabi ko lang itong hotel. Yung mga uuwi. Sasabihin ko sa inyo, magdala na kayo ng isgra sa Torre. Yung detergent na panlinis para kung maiskipuhan man kayo o masyado kayong madediriin at hindi pasado sa inyo yung linis sa mga hotel dito, so kayo na yung maglinis. Of course, magdala kayo ng sponge and another towel, tela na panlinis at saka gloves. Kasi alam niyo, kayo na ang maglinis. At saka huwag niyo kakalimutan ang wipes na disinfectant para yung mga table, yung mga ano, i-disinfect nyo muna bago nyo ilagay yung mga gamit nyo, baga kang mag-uupo sa mga upuan para sure, di ba? Hindi natin alam yung huling nagstay sa room nyo at hindi natin alam kung paano linis ang ginawa sa room nyo. Yon. Tapos yung food, okay naman. Masarap naman yung luto nila. Tapos, yung our representative naman, mabait naman si ma'am, kaya okay naman. And yun nga, finally, pa 9 na araw ko na dito. Inaantay ko na lang mag 6:30 and labas na. Sabi nga ano, at least yung mga error o yung mga struggle naman talagang na pinagdadaanan natin, may matututo ka. So, alam mo na ang eksena. Talagang sa mga legit na information ka magtanong o pumunta para sure ka. Gaya ng embassy, ganan. Tapos, tsaga-tsaga talaga. Tsaga-tsaga. Grabe itong ano, quarantine na. Grabe itong quarantine journey na to. Yung istoryang to. Grabe, hindi ko akalain na ganitong eksena pala dito. So, guys, yun na lang. Tapos, sa mga pauwi, good luck. Lahat ng requirements, i-aposto nyo. Mag-kedi kayo, magtanong kayo sa embasyata natin o sa konsulato para kayo ay sureness. Tapos, mag-update din kayo sa mga yung alam nyong huling umuwi na nag-quarantine pa din para alam nyo, doon din kayo magtanong kasi alam nila ang mga ano, alam din nila yung mga ginawa o at gagawin nyo. So, yun lang guys. Ingat, keep safe, and bye!